Okay, excited ako nga i-share ang aming learnings. Ang aming learning sa inyo, so, no? Tamang-tama ba ang aming title? Tamang-tama para sa amin, tama? So, Breakthrough to a Stronger 2021. Kasi, I believe, no, nung 2020, malakas naman na tayo eh. Pero this time, kailangan nating maging mas malakas. Tama? Alright, so here it is. Ayan, so Breakthrough to a Stronger 2021. So, pakilala lang muna ako. So, ako na muna mauna, no? So, gents first. So, I've been in USANA for several years already. So, yan nga po yung profile namin. So, licensed real estate broker din ako. Marami pa akong kurso at saka lisensya ang kinuha. Kasi yan ang mindset sa akin. Eh, no? Para umasenso ka sa Pilipinas, dapat marami kang natapos, marami kang lisensya. So, but hindi naman pala yan ang nakapagpa-breakthrough sa atin. No? So, ito po yung profile ko. Pakilala lang ako ng konti para magkakilala tayo. Okay, I know maraming bago ngayon kasi because of this pandemic eh, biglang bumukas ang market worldwide, no? Tandali na palang mag-present kahit nasa bahay ka lang. So, dati po, ito po yung background ko talaga. So, ang dami, no? So, nagsundalo po ako. Dati ako nag-Marines, naging internal auditor, I finished my master's degree, naging university professor, at naging manager sa isang real estate company. By the way, okay lang ba yung aking slides? Malinaw naman, nakikita naman. So, ito rin yung bago nating ano, no, new year, new gear. So, nagdi-DJ yan na rin. So, okay lang ba yung slides namin? Okay na okay po. Alright, so ayan. So, ang dami kong tinapos, no? So, alam mo, ang malupit, hindi naman ako umaman sa mga yan. Okay, eventually sa USANA pa rin pala talaga. Okay, kaya guys, kung ikaw ay balak mo pang magmasteral, mag-PhD, saka na lang magpayaman muna tayo dito. Okay, so and until I was invited by mentor Natsunyo, so kilalang-kilala ko po siya kasi ninong ako ng anak niyang 'yan. So, when he was starting, of course magkaibigan kami, but in reality kung sinong kaibigan mo, minsan pagkakakitaan, minsan yung hindi mo pinapaniwalaan eh, no? So, nakaka-relate ba kayo dyan? Meron ba kayong mga kaibigang in-invite ninyo? Feeling nyo, eto magja-join to, close ko to eh. Tapos siya pa pala, mali, yung expectation mo, mali pala, no? Siya pa yung hindi nag-join. Alright, so, guys, huwag kang mag-alala. Kung hindi yan pang PPPS mo, baka pang gold director mo eh. Okay, so ako, hindi ako nag-join nung una kay Mentor Nat. Kasi nga, manager na ako, no? So, but alam mo, tinuloy-tuloy niya lang yung USANA. Okay, tuloy-tuloy lang. Meron at meron ding maniniwala. Okay, so damihan mo lang. So kung ikaw ay feeling mo, nakakarami ka na, naubos na yung listahan mo, parang hindi ka pa nakaka-breakthrough. Okay, good news. Mas marami kang hindi kakilala. Billion yung mga yon, inihintay ka nila. Naubusin lang yung mga kakilala mo. Alright, so hindi ako nag-join, but a year after, nagkita uli kami. Nagkaroon siya ng resulta kaagad, so that's why na-inspire ako. Sino ba namang hindi mapapadyon kung kakilala mo from that naging ganito, right? So I was inspired and etong ang quotation dito, no, kaya sinasama ko yan sa sharing ko eh. Never get so busy, kasi yan yung excuses natin eh, di ba? Marami ba kayong kaibigan busy daw sila? Ini-invite mo, i-click na nga lang, busy pa rin. So never get so busy making a living that you forget to make a life. Because when you stop and look around, this life is pretty amazing. Baka masyado kang busy. Okay, so because of his result, sabi ko, grabe, kung nagawa ng kagaya niya, walang dahilan na hindi ko kaya to. In the first place, kaya ako nagsusumika para umasenso. So, ginawan ko ng paraan ng pang-join ko sa iyo sana. Ito nga nakakalungkot, to. Manager ako, wala akong pang-join. Pero dahil nakita ko resulta niya, okay, para-paraan lang yan. So, dahil pinart-time ko ang USANA sa simula, then eventually naging gold director din kami. We resigned from our job. Ang sarap pala ng pakiramdam, no, na pagka gumising ka dahil tapos ka ng matulog. Unlike dati, ang dami mo pang alarm clock. So, ito po yung unang travel namin. Ito pang malupit, no? Ang tagal ko ng manager, hindi pa ako nakakalabas ng bansa. First time ko makalabas ng bansa because of USANA. Alam nyo ba kung nasan ako dyan? Okay, dyan sa picture na yan, nag-group picture na, first incentive travel namin. Ako po yung tapat ng arrow, na group picture na, nakatingin ang lahat, ako lang ang hindi nakatingin. Ayun po ako yung hindi nakatingin.
Bakit po? Kasi talagang amazed na amazed ako. Hinahanap ko yung bansa ng Pilipinas dyan sa Universal Studio. Kaya sabi ko, nasa Singapore na ako. Totoo ang Singapore, hindi lang siya picture. Kung totoo ang Singapore, malamang totoo yung iba't ibang bansa pa. So I was so excited, no? So yan po yung unang-una kong travel outside the country. So tapos sumunod po, yan na, yung mga sunod-sunod na travel namin. Asian Cruise, Singapore 2012, tapos Malaysia, Thailand. Then we had our Royal Caribbean Cruise. So yan po. So ang daming pa-travel na nabigay na sa amin ng USANA. Korea, China, Great Wall of China, Batam, Indonesia. Totoo pala yung someday, no? Nagbibiroan kayo minsan. Bro, tuloy-tuloy lang tayo. Darating ang panahon. Okay, magbe-breakfast tayo sa Manila Hotel. Magla-lunch tayo sa hotel sa Singapore. Okay, magdi-dinner tayo. Okay, sa Indonesia. Okay, at matutulog tayo pabalik sa Pilipinas. Grabe na pwede kasi nangyari sa amin eh. Magkakalapit lang yan. Tag-iisang oras na biyahe lang. During, before pandemic nga, mas malayo pa yung Quezon City to Makati. Alright, so then eventually, ito yung mga recognition namin locally and internationally. And ang masarap po dyan, ito sa Shanghai, ilang beses na kami balik sa China. Tapos sa ayan, Quantum of the Seas naman noong 2018, third cruise, pangatlong cruise na namin yan. And ito yung mga kasama natin. So shout out sa mga kasama natin dyan, no? Sila Doc Noel, sila Doc Rio, okay, pati si Ma'am Cherry, no? Ayan, so ang saya lang na makaka-rub elbow mo yung mga top earner. Tapos ito naman na first lifestyle travel incentive na binigay ng USANA sa Philippines. So nag-qualify kami diyan noong 2018 sa Thailand. Ayan, so shout out din sa ka-date, ka-double date namin diyan, no, sila Coach Mike C. Tsaka si Bevs. And of course kasama din natin diyan ang mga mentors natin. Okay, sila mentor Ian and Clark. All right, and we've been to Australia as well. So nag-travel kami sa Australia para pasuin lang yung paa namin. Grabe, no? Saan ka nakakita ng gano'n, no? Pupunta ka pa ng ibang kontinente para pasuin lang yung paa mo. Kasi nahata kami ni Mentor Nat. Attend daw kami ng firewalk ni Anthony Robbins. So imagine mo, no? Ginastos namin doon mga 300,000 para pasuin ang paa namin sa ibang bansa. Grabe yon, grabe. Okay, so tapos another lifestyle incentive. Nabigay ng USANA sa Taiwan naman. Then yung last na travel namin before mag-lockdown ay dito naman sa Cape Town. Ang dami namin, no? Mga mentors and coaches natin. So exciting. Kaya ngayon guys, pandemic, lockdown, hatawin natin ng todo. Total, wala naman travel taga. Hindi tayo makapag-travel. Hatawin natin dito. Mag-travel tayo sa online para pagka-lift ng travel ban. Punong-puno tayo ng travel. Puro travel naman ang gagawin natin. Okay, so ayan. So imagine mo, guys, no, sa TV mo lang napapanood yung mga ganyan, yung mga lions na nakakawala dito, pwede mong puntahan. So kasama din namin yung isang associate, yung couple na associate namin, sila Coach Don and Coach Sign. Grabe, no? So tapos dyan, pwede kang mag-artistahan. Imagine mo, yan yung mga kuha dyan, no? Grabe, guys. Ang susunod na travel natin ang lulupit, Maldives, tapos sa Europe, grabe. So, ayan, so imagine yung mga kuha namin dyan, no? Para kaming artista ng isang linggo. So much for that, but diretso tayo, how to break through to a stronger 2021. So 2020 have passed already, so welcome dito sa 2021. Paano ba maka-break through? Tapos na ang 2020, guys. So, we have a 6 practical tips sa ating lahat. So ito yung una, so sulat natin, ha. So una, how to break through, have a CVP. So ano yan? Okay, so diniscuss din to ni Mentor BBG, no? So clarity of vision and purpose. Bakit mo ba gagawin tong USANA? Pandemic, di ba? Ang dami nagsasabi, bro, bakit mo ginagawa pa yan eh? Pandemic, walang pera mga tao. Right? So nakarinig na ba kayo ng mga ganon? Okay, so bakit mo ba 'to gagawin? Okay? Ano ba ang vision mo? Ano bang nakikita mo? At para saan ba? Okay, probably guys, iba-iba ang mga dahilan natin. Habang tumatagal, lalo na 'yung mga
nag-start na few years ago, no, yung mga Gold Ruby Emerald, nagbabago na yung mga vision board niyan kasi na-accomplish na nila yung iba eh. But guys, crucial na laging meron ka niyan. Okay? Have a clear vision. So for example, ayan, no, so sino dito ang mga may vision board na? Okay, ang laki ng screen ko ngayon guys, kaya kitang-kita ko yung mga slides nyo, yung mga comment nyo. Sino ang may vision board na? Pakitype nga dito sa screen, sa chat box. Vision board done. Ayan. Ayan, ang dami na, no? Okay, so congratulations guys. Diyan magsisimula yan. Okay, so guys, alam nyo ba na more than 5 billion ang sales ng USANA ng 2020? Almost double dun sa year na pinanggalingan niya, 2019. Ito ang malupit, guys. Sobrang dumami ang umaman talaga last year. At sobrang dami ang kumita ng malaki. Imagine mo ba naman, nag-double ang sales ng USANA. Ito ang malupit. Ngayong 2021, kung hindi ka nakasabay ng 2020 at magpapaiwan ka pa rin ngayong 2021, kawawa naman tayo, hindi tayo makaka-share sa napakalaking market, sa malaking pie. Kasi from more than 5 billion sales ngayon, ang target ng USANA 7 billion. At ito yung target, ito yung data, ito yung numbers na binigay ng USANA. 265 associates daw ang ipapa-travel sa Go for Growth. Okay, I think sa Palawan to. 235 sa Leadership Summit sa Maldives. 270 sa Athens. Okay, so sinong makiki-Athens dyan? Atin na yan, kunin mo na yan. Okay, so 268 na lang yan kasi yung dalawa kinuha na namin. Okay, so baka maubusan kayo. So 1,000 doon sa Bali, Indonesia. Hindi lang kami pwede dyan eh, no? Kasi ang gold pababa lang dyan. And 12 associates sa Peru. So kukuha na kami dyan. So guys, kuha na rin kayo, no? At ito daw yung gagawing gold director ng USANA. This 2021, 168 na gold. Sino sa inyo ang kukuha sa isa dyan? Okay, pakimine. Pakimine yung isang gold dyan. Okay, sino ang mga mag-ruby director this year? 57. Pakimine na lang, Ruby. Pakitype dyan. Ruby, mine. Sino ang mag-emerald dyan? 34 lang. Diamond, 24. Star diamond, 5. Apat na lang kasi kukunin ko na yung isa dyan. Okay, so mine na yan, na-mine na. Okay, so guys, know your number. Share ko lang to, no, mga kapatid. Of course, income disclaimer, income in USANA is based on hard work, consistency, and teamwork. Last 2020, guys, lockdown. We earned 6 net of tax. Net of tax, 6 million. Pwede na ba, guys? Pwede na? Net of tax, 6 million. COVID, wala daw pera ang mga tao. Sila yun. Guys, anong sasabihin mo pag wala daw silang pera? Sila yun. Okay. Sila yun. Hindi kami. Okay? So, 6 million guys, 1 year pandemic. Ito ang malupit. Hindi kami kasama sa top income earner ngayong 2020. Ano ibig sabihin nun? Sobrang lalaki ng kinita ng mga top 25 income earner. Grabe, no? Kainis. Ay, grabe, mas malaking income namin ng 2020 kaysa sa 2019. Top 25 kami noon. Ngayon nalaglag pa kami. Ibig sabihin guys, ang lalaki ng income ng mga nag-USANA. Yung totoong nag-USANA. Ikaw ba, nag-USANA ka ba talaga? Magkakano ang sayo dyan? Okay, so guys, 2021, marami noon nag-New Year. Ang daming biniling mga bilog-bilog. Naubusan kami ng mga prutas sa palengke. Bakit ang daming namili ng bilog-bilog? Naniniwala ka ba dyan? Guys, kahit ilang bilog na prutas ang bilhin mo, ang kunin mo, punuin mo ng bilog na prutas ang bahay nyo sa buong January pa. Okay? Kung tamad ka. Ayun. Kung tamad ka. Walang mangyayari sa'yo ngayong 2021. Hindi po yung income biglang lalabas yan. Kaya nga sabi dyan, disclaimer, oh, hard work, consistency, teamwork. Team player ka ba? Baka naman nagsosolo ka lang. Willing tumulong sa iyo ang team mo, nagsosolo ka. Sa ma'am, nawawala ka. Pagka ma'am, oy ma'am na, oh, wala na, bye na. Pagtingin, oy nawala na siya. Ah, sa seminar, nakita ko pa yung pangalan niya. Bakit nang ma'am, wala na? Alright, so guys, eto pa. Hoy, ikaw!
Oy, ikaw, kilala niyo ba yan si FPJ? Mahigit isang buwan ka na. Oh, hindi ko kayang gayahin yung boses niya. Wala ka pa ding dream board at prospect list. Inuulit ko. Gumawa ka na. Kung yan pa lang, di mo magawa. Pagyaman pa kaya, batugan! Okay. Tabi-tabi po ha. Tabi-tabi po. Si FPJ yan. Okay. Kamusta naman yung lasa ng pangakong kinain mo, guys, ng 2020? Okay, sino dyan ang mga kumain ng mga pangako nila ng 2020? Eto, malupit. Okay. Guys, ang dami, malamang marami kang nakain ng 2020 na pangako mo, di ba? Ang dami mong pinagsusulat eh. Guys, hindi ka pa natutunawan. Nangako ka na naman ngayon, 2021. Tatlong linggo pa lang nakakalipas, baka kinakain mo na naman yung pangako mo, ha? Masarap ba? Masarap ba? Okay, dinner na kasi guys. Oh. Okay, kainan tayo. Okay, hindi ka naman tamad. Okay, huwag kang maniwala doon. Hindi ka naman tamad tulad ng iniisip nila. Masipag ka lang talagang magpahinga pag hindi ka nakakuha ng market share. Pag hindi ka pa rin nagtatap apprentice, nag-PPPS, wala ka pa rin invite, wala ka pa rin presentation, hindi ka naman tamad. Huwag kang maniwala sa kanila, mahilig ka lang magpahinga. Okay. O, sasagot. Eh, may sumagot. Hindi ako yun ha, di ako tamad. Okay. Tama naman, di tayo tamad. Nag-iipon lang tayo ng energy, di ba? Sino mga nag-iipon ng energy dyan? Pakitype energy. Energy. Hindi tamad dyan, nag-iipon lang ng energy yan. Okay. Naubo tuloy ako. O, parang ngayon, ang dami natin dito. Yung iba, hindi nagtatype. Bakit? Nag-iipon ng energy. Hindi nga binubuksan yung video camera nila eh. Okay, so nag-iipon ng mga energy yan. Hindi tamad yan guys. Ha? Yung mga naka-off ang camera dyan, hindi tamad yan. Okay, nag-iipon ng energy ang mga yan. Magugulat kayo dyan. Okay. Nahiya yata yung slides ko. Ayan. Nag-ipon din ng energy. Okay, so mga kapatid, yung sinabi ko kaninang kamusta yung kinain mo, ha? Pati yung ano, yung katamaran na yan, ha? Hindi ikaw ang pinapatamaan ko, ha? Hindi ikaw. Okay, anong sabi dyan? Baka assuming ka lang talaga, ha? Okay, ansaya, no? Ansaya. Okay. Number two, point number one, guys. Vision board. 1 month ka na, baka wala ka pa talaga yan, ha? Okay, number two, enlarge your vision. Okay, breakthrough for 2021, enlarge your vision. Okay, so, keys to enlarge your vision. Key, susi, raise your level of expectancy. Mag-expect ka, taasan mo yung expectation mo, lalo na dito, expect something from a great God. Siya naglikha ng lahat eh. Diba, yung mundong ginagalawan natin. Guys, malamang pati yung talino. So, kung lahat ng yun nagawa niya, ano ba naman yung goal director? Ano ba naman yung PPPS? Ano ba naman yung right market? So change your thinking as well and believe it. Get rid of that okay na yan. Dapat araw-araw, ginol mo, araw-araw magpe-present. Araw-araw at least 2 presentation. Okay, maghahapon na, wala ka pa, okay na yan, bukas na lang. Pwede na yan, mentality. Guys, don't settle for less. Don't settle for less. Enlarge the place of your tent. Sabi po sa Isaiah chapter 54 in verse 2. Chapter 54 verse 2. Enlarge the place of your tent. Stretch your curtains wide. Do not withhold back. Huwag ka nang mag-withhold. Lengthen your cords. Pahabay. Alam, sino rito nakapagpatayo na ng tent? Kasi nung unang panahon, di ba sa panahon nila Moses, nung sa Old Testament, tent, di ba? Palipat-lipat sila, tent. Sino sa inyo nasubukan na mag-pitch ng tent? Okay. Say, mine. Okay. Mag-mine tayo. Mine. Di ba? Alam niyo yung tent? Kailangan mong hatakin yun para ma-stretch. Although naka-fix yun. Ito kasi, pwedeng palakihin yung mga tent ng unang panahon. So, according to Isaiah, the promise to them and the promise to us until today, ibibigay sa'yo. Pero palakihin mo kasi paano pag binigay sa'yo mga blessing, hindi magkakasya dyan sa lagayan mo, dyan sa tent mo. Okay, kaya guys,
okay lang ba palakpakan yung sarili nyo, no? Virtual club, kasi nandito ka. The fact na nandito ka, ibig sabihin, talagang goal mong ma-stretch ang mindset mo. Okay, mag-invest ng mag-invest to your learning, add to your learning. Okay, so let's enlarge the place of our tent, yung pagpapatungan ng ating tent. Okay, it's a promise. And number three, find inspiration. Find inspiration and be the inspiration. Maghanap ka guys ng someone na nakaka-inspire sa'yo. Umattend ka ng umattend every Monday, ang dami kang makikitang speaker dito na may inspire ka. Sobrang dami nila guys. Okay, sa labas, pagkatumingin ka, ang daming negative. Umattend ka ng umattend dito, umattend ka ng morning priming nyo, umattend ka ng priming natin, umattend ka ng event ng next gen, ng USANA, sobrang dami. Hanap ka ng iyong pwedeng maging inspiration. Okay, so, si Nick Vujicic. Guys, imagine mo na lang kung ikaw feeling desperate, feeling ikaw parang inutil, parang walang nagjo-join sa akin, parang wala naman akong kakayahan, mahina ako. Guys, imagine si Nick Vujicic. Alam niyo yung istorya niyan. Pinanganak yan na ganyan lang ang katawan niya. Walang kamay, walang limb, walang hita, walang paa. But guys, imagine, no, sabi niya, don't give up and know that there is always someone out there who believes in you and who loves you just the way that you are. Guys, yung mga no ngayon, eh tuloy-tuloy ka lang. Eto nga, mapapangasawa pang hinahanap niyo. Yet, nakailang anak na ngayon yan. Na-imagine mo ba kung paano niya ginawa yan? Grabe, no? So, siya nga, guys, may pag-asa. Ikaw pa kaya? Pay in? Prospect? Eh, lalo na ngayon, mga tao naghahanap ng hindi lang forever partner, naghahanap ng opportunity. I have the choice, sabi niya. I have the choice to be angry. Pag ikaw, feeling mo, you are not satisfied with your presentation, with your guest, with your upline, with your team, whatever happened, sabi, you always have a choice. We have a choice to be angry. Pwede kang maging magalit ka sa guest mo, magalit ka sa downline mo, magalit ka sa upline mo. But sabi rito, you have the choice to be angry at God, even at God for what you don't have or be thankful for. Ano sabi niyan? For what? Oh, sabi niya, meron dang siya right na magalit, no? Siya. Oh, eh, ikaw, may right ka ba? Kompleto ka. Yet guys, oh, instead na magalit, pinili niyang maging grateful. Okay? Gusto ko lang i-share sa inyo guys, eto. She is one of our associate hairstylist yan. So, all around hairdresser. Guys, hindi nakagraduate ng high school. Kung ikaw nakagraduate ka ng high school, lamang ka. But guys, right now, imagine mo, last year, November, December, alam mo kinita niya, naputol pala rito. Magkano total niyan? 4 weeks. 10, 20, 30, 40, 50,000 isang buwan. Hairdresser. Ito pa guys. Tricycle driver. Dating tricycle driver. Alam mo nangyari right now? Elite Circle na siya. Si Coach Dennis. Elite Circle na at yung Taiwan qualify, yung Taiwan na travel incentive, level 4 siya. Nakakuha siya ng good 4-5. Tricycle driver. Ikaw, baka may dinadrive ka pang kotse. So, anong excuse natin? Okay, so, guys, alam mo, etong maganda. Find inspiration, di ba? And be the inspiration. Ito ang inspirasyon namin eh. Lodi namin yan, okay? So, nagtsaga sa amin na binalik-balikan kami. Okay, pang PPS. Probably hindi. Pang gold, hindi. Pang ruby, hindi. Balik-balik lang. Okay, but buti na lang, eventually nag-join kami. Yung pala pang Emerald Director niya kami. Right? So pagka hindi nag-join, okay, baka hindi pa panahon para sa kanila. Inspirasyon namin yan, lodi namin yan. Okay, alam nyo ang good news guys, tinitingala natin yan, pero sa kanyang pagpupursigit, pag-develop din sa amin, right now, who would have thought na ngayon nakakasama na namin siya sa recognition? Palakpakan naman dyan. Okay, kaya guys, yung mga mentors nyo, pasalamatan mo lang. Okay, appreciate nyo yung mga nakukuha nila. Be inspired in their result. And soon, you will be also an inspiration. At rarampa ka sa stage kasama ng mga lodi mo. Okay, so that ends my first part. Okay, so ngayon naman eh, gusto kong ipasa sa inyo ang aking may bahay. So guys, let us all welcome Mentor Madel.
Ayun, hello. Okay. Ayan, so break time na ba or breakthrough? Okay guys, kung gusto mong break time or breakthrough, type mo ang pag break time ang pinili mo, 1. 2 naman pag breakthrough. Alright, syempre breakthrough pipiliin natin, no? So ito nga yung topic eh, tama? Alright, and thank you for ang gwapong-gwapo kong partner here. Yan, thank you for your tips, no? So ngayon, we're down to tip number 4, unlock your potential. Okay, so here are the some keys, no, na kailangan natin para ma-unlock natin yung potential natin. Okay, so hindi ko siya, ayan, focus. Okay, so kailangan mo daw mag-focus on your strengths. Alright, kung saan ka magaling? Magaling ka bang mag-present? Then do it more. Magaling ka bang mag-invite? Magaling ka bang mag-ABC? Magaling kang mag-close? Do it, guys, para ma-unlock mo talaga yung potential mo dito. And of course, focus on today. Why? Tapos na yung kahapon. Tapos na yung 2020, 2021 na. Okay? So ngayon, tapos na po yung, sabi nga, no? Yesterday ends last night. So mag-focus ka today. Di ba? May kasabihan nga na don't cry over spilled milk. Tapos na yun eh. Nangyari na. So ngayon, itodo mo na. Tama? So gusto mo bang itodo na? Type 10. Grabe, 10, no? And of course, focus on your priorities. Guys, kailangan daw, di ba, sabi nga, paulit-ulit to. Paulit-ulit na sinasabi, sabi ng mga mentors, ng coaches, ng uplines ninyo, ng direct sponsor ninyo, sabi niya, ang kalendaryo mo dapat ang boss mo. Tama? Dapat ngayon, guys, nakalatag na yung kalendaryo mo. Puno na dapat yan. Kasi hindi ka magkaka-breakthrough kung walang nakalagay sa kalendaryo mo. Right? And of course, focus on your result. Guys, kung hindi ka nakapokus sa resulta mo dito, parang hindi ka talaga, hindi mo ma-unlock yung potential mo kasi hindi ka ma-inspire. Right? So katulad ng sinabi ng asawa kanina, no, ni Mentor Sariel, sabi niya, find some inspiration. So kami din talagang ginawa namin yon. That's why na-unlock yung potential na meron kami. And I believe guys, lahat tayo na nandito ngayon, no, ilan tayo? 979. Lahat tayo may potential. Kailangan lang natin palaging i-unlock. And of course, focus on your contribution. Okay? Ano ba yung pwede kong may contribute? Way back before, no, nung hindi pa ako na-involve sa USANA, no, walang mga ganito. Nakakatuwa lang kasi personal development talaga yung nakuha ko talaga dito, nakita ko. Right? Marami ng mga tao, sobrang mahihiyain din talaga ako, guys. Okay? So, I'm thinking, ano kaya pwede kong ma-contribute? Naisip mo rin ba yon? Okay. Kasi habang tumataas ka na, contribution na rin yung naiisip mo. Hindi na lang naiisip yung para sa sarili mo. Right? And of course, ayan, ayaw gumalaw ng screen. Yon. Believe that you can. Kung kaya nila, kaya ko din. Tama? Hindi mo malalaman, guys, kung di mo susubukan. Hindi mo malalaman, hindi mo ma-unlock yung potential mo kung di mo talaga susubukan. Like that, no? Nakakatuwa na na-remind kami ng Facebook. 6 years ago, nag-post ako ng ganyan. Nag-aaral pa lang akong mag-drive. Grabe, no? Ang dami kong naiisip that time. Kaya ko kaya to. Diba? Baka makabangga ako. Baka makapatay ako. Diba? Makabangga ako ng tao, right? Baka mabangga ako, maaksidente, etc., etc. Pero, guys, ito lang yung palagi kong sinasabi sa sarili ko. Kung kaya niya, kaya ko din. Alright? Kasi ito talaga yung isang potential na gusto kong ma-unlock. Kasi pangarap ko to para sa... Pangarap kasi ng tatay ko to na may anak siyang babae na nagda-drive. Right? So, isa pang patunay, no? Na pwede mong makuhang isang bagay nung sabi nga ni Mentor Sariel, no? Lumakad kami sa apoy. Right? Nagbayad kami para lumakad sa apoy. Firewalker. Sabi ko noon, kaya ko kaya talaga? Mapapasok kaya talaga ako? Pero I believe, hindi ko malalaman kung hindi ko sinubukan. Tama? Tama ba? Okay? And dahil dyan, isa pang tip para ma-unlock mo yung potential mo, no? Overcome your self-limiting beliefs. Guys, hindi kami agad nag-join sa USANA. More than a year pa. So, anong iniisip namin noon? Kaya ko kaya to? Wala, isa pa, limiting belief, walang pera. Tama, walang pera. Ano pa? Marami ba kayong mga kaibigan sabi, too busy, walang oras, etc. Ganyan din ako noon, kaya nakaka-relate ako sa inyo.
right? Sa mga friends and prospect ninyo. And of course, yung feeling na I'm not good enough. Hindi ko to kaya. Hindi ko kayang nagsasalita. Hindi ko kayang nagko-convince. Tama? Nakaka-relate kayo? Okay. And isa pa, napakamahihiyain ko po. So shout out sa mga classmates ko na nandito ngayon, no? Ayan sila. Okay? So sobrang mahihiyain talaga ako. So sabi ko, hindi ito ang linya ko. Tama? May narinig na ba kayo na gusto mo bang mag-business? Ang sagot sa'yo, hindi ko linya yan. Wala ka pa nga sinasabi, diba? Sinasabi na sa'yo, hindi nila linya. Grabe, no? And that's why I don't like networking. Super negative po ako sa networking. And of course, no, isa pang limiting belief ko, parang feeling ko comfortable naman ako dito. Comfortable naman ako sa trabaho ko, di ba? Kasi feeling ko, comfortable ako sa trabaho ko, feeling ko, ito na yung dream job ko. Why? Kasi ito yung, I'm part of number one advertising company that time, Starcom. So, ang good thing, no, nasa enterprise din pala sila. Okay? Nasa enterprise din pala ang USA na talagang pinagtagpo. Right? So, ito po yung mga clients namin, no? Kami yung may kasalanan. Bakit may mga advertisements? Right? So, feeling kong laking kumpanya nito. Ito na yung dream job ko. Dito na ako magre-retire. Tama? So, kayo ba nakaka-relate doon? No? Na parang feeling mo, ito na yung kumpanya ko. Tama? So, buti na lang, no? Isa pang reason pala, no? Bakit feeling ko, dito na ako magre-retire? Guys, may pa-travel din po yung company na yan. Tama? Parang yun sana. So, nung first time na na-invite kami ni Mentor Nat, no, hindi ako masyadong na-entay sa mga travels. Ganon? Yes, kasi may travel din kami every year. Lahat provided din ng company, pati pag-asikaso ng kung ano-ano, pati terminal fee namin. Right? So, I'm so comfortable. Right? So, hindi ko talaga pinapansin yung yun sana. And of course, yan yung mga travel namin sa company namin before yun sana, no? And of course, yan, di ba parang every year meron naman talaga, parang yun sana lang. Tama? So yun. And of course, tip para ma-unlock mo yung potential mo, no, is to have a bulletproof mindset. Okay? Alam mo yung bulletproof mindset? Yun yung able to keep going despite any setbacks. Alam mo yun na kahit ilang rejection ka na, alam mo yun na parang hindi para sa akin to, naubos na yung mga friends ko, wala pa rin ako napapa-join. Right? Marami bang bago dito? Type mo nga kung bago ka, less than a week or less than a month ka, type 3. Okay. So type 3, maraming bago, no? Sabi mo, eto guys, ang tip ko sa'yo sa mga nag-hit ng PPPS, magkaroon ka ng ganitong mindset. Ano yan? Na whatever it takes, kukunin ko yung PPPS na yan. Guys, sana alam mo yung benefit ng PPPS. Lifetime matching bonus yan. Tama. So kung hindi mo kukunin yan, magpapatalo ka na lang sa mga limiting beliefs mo. Kung hindi mo ipoprotect yung mindset mo, diba? Sabi nga, bulletproof. So ibig sabihin, kahit ano pang mangyari, protected yung mindset mo. Okay? So, ano pa? Don't just follow your dreams. Chase them down with passion and aggression. Grabe nun. Nakakatuwa, no? Nakaka-excite. So, buti na lang, guys, si Mentor Nat, isang living testimony ng my bulletproof mindset. Grabe, sobrang grateful kami, forever grateful kami sa kanila ni Mentor Joanne, no? Na kung hindi sila, alam mo yun, kung buti na lang hindi sila sumuko, right? Kaya kayo, magpasalamat kayo sa mga coaches, sa mga mentors, sa upline, sa mga friends mo dito na talagang kinukulit-kulit ka. Guys, hindi ka pinagpagkakakitaan ng mga nag-i-invite sa'yo. Right? Nakita niya lang talaga yung potential mo. Nakita niya lang talaga na pwede talagang magbago din yung buhay namin through you sana. So I'm very grateful for that. Okay? And ito pa ang isang nagpa-join sa amin, no, napa-decide, no? Realities of life. Guys, imagine mo yung realities of life na yan. Ano yan? Yan yung typical na rat race cycle. Okay, ganito yan. Wake up, eat breakfast, drive or commute to work through traffic. Work hard. Alam mo, napakahirap that time kasi di ba pumapasok pa ako sa office from Cavite to Makati. Grabe yun. And I'm sick and tired of being sick and tired. Naka-feel ka ba ng ganon kung ikaw empleyado? Na-feel mo na ba yun? So na-feel ko yan that time. And right timing na talagang na-invite ulit kami sa'yo sana.
Okay? Yung typical rat race na yan, magtatrabaho and wait for the paydays, pay bills, repeat for 40 years. Ayoko po yan. Why? Kaya nga ako nag-asawa, nagkaanak, kasi gusto kong enjoy yung buhay ko. Tama ba? Kung magtatrabaho ko ng paulit-ulit na ganyan, nasaan na yung time para sa pamilya mo? Nasaan na yung time para sa pamilya ko? Right? Isisingit ko na lang ba siya? Hindi ko po gusto yan. Buti na lang, dahil naghahanap talaga kami, may desire talaga kami na mabago naman yung life. And ito yung binigay ni God. Right? And, ayan, so, kaya gumalaw? Okay. Mukhang nag-breakthrough na rin ang slides ko. Teka lang. Yon. Ayan. So, ayan, nagpahinga siya ng konti. Mukhang napagod sa energy ni Mentor Sariel. At ako ay nahawa rin. Right? So, ito yung mga, alam mo tong mga to, no? So, nakaka-relate siguro kayo na yung sumasahod kami pero hindi sumasayad. Grabe! Nakaka-relate ka ba? Sumasahod pero hindi sasayad. Ubus agad. Tama. So, ano pa? Kahit may bagyo, immortal kami. Ngayon, may pandemic, di ba? Immortal pa rin sila. Papasok pa rin. Tama. So, yan yung talagang sabi ko, gosh, I'm sick and tired of this. Baka naman may opportunity. So, minsan kasi may mga opportunity talagang nagnanak sa door natin, no? Hindi lang natin pinapansin. Parang nangyari sa amin ni Mentor Sariel, no? Nagnanak na ilang beses ang Yusana, hindi pa rin namin pinapansin. Until such time, tinamaan ako ng ganyan. Realities ng buhay. Gusto mo ba yan? So ngayon, mag-decide ka, nandito ka na sa Yusana, trabahuhin mo na to. Ito na yung tamang opportunity. Hawak mo na ang tamang opportunity na pwedeng magpabago ng buhay mo at buhay ng pamilya mo. Okay? So, yan. Walang oras, stress out, nakaka-relate ka ba? Trabaho ka ng trabaho, wala ka naman savings. Pag tinanong ka ng friend mo after 3 years, ay wala pa rin akong savings. Eh, nasan yung pinagtatrabahuhan mo, di ba? So, yan. Okay. So, true daw. Tama. So, kanina, umiilag-ilag kayo. Umiilag-ilag kayo, right? Kay Mentor Sariel. Ngayon naman, konti lang. Konting ilag lang. Okay. Tip number 5, take charge. Eto yun, guys. Independent distributor po tayo. Tama? Yung pinirmahan natin online, nakalagay doon, independent distributor ka. Kaya, you need to take charge. Okay? Bonus na lang yung mga uplines mo, mentors mo, coaches mo. Ang good thing sa atin, sa next gen, no? Talagang pag pina-join, I believe, ganun ang ginagawa natin, no? Talagang isasalpak natin sa training, ipapaunawa natin itong roadmap ng next gen. Okay? Tip to take charge, stop comparing yourself to others. Guys, yan minsan yung nagiging dahilan bakit ka nagkukwit. Kasi compare ka ng compare. Bakit yung ibang team ganito? Bakit siya ganito? Ganyan, ganyan. Guys, i-appreciate mo to. Pinaghirapan to ng mga core at ng mga iba't ibang utak ng next gen, no? So shout out sa mga core leaders na nandyan ngayon. Salamat talaga sa nabuong development roadmap na to ng next gen. Follow mo lang tong system na to, guys. Proven na to. Kaya nga sabi ko, diba, nandyan yung PPPS, ipaglaban mo yan. Tama? Top apprentice, ipaglaban mo yan. Kasi muscle yan eh. Kung hindi ka magta-top apprentice, hindi ka makagraduate, para kang high school, hindi ka makagraduate, ulit ka ng ulit, ipaglaban mo na agad yan. And then tuloy mo sa elite circle. Guys, lahat yan, binuo yan dahil may dahilan. Tama, proven. And of course, no, para isa pa, no, ayun, ayaw, anong nangyayari? So yan, proven talaga ang system natin. Okay, so yon, i-follow mo lang yung system na yan, no? And of course, be accountable. Okay? So, during pandemic, no? At saka ito lang recently, no? Kung ikaw, feeling mo, talagang, bakit ganon? Bakit si mentor, bakit si coach, bakit si upline, hindi man lang ako, tinutulungan dito, right? Guys, independent distributor ka na, maging accountable ka sa sarili mong negosyo. Tama. And of course, you know, kung ikaw leader ka na, no, o ibig sabihin
meron ka nang napajoin na kahit isa, maging accountable ka sa kanya. Tama. Binuhay mo yung pangarap ng kaibigan mo na yan, napajoin mo. Maging accountable ka. Tama. Okay. And of course, less complaining, more gratitude. Maraming ganyan. Last year, maraming complaints. Right? Tama ba? Isa ka ba doon sa mga nagko-complain-complain? Okay? More gratitude. Dapat more gratitude tayo, guys. Parang ganyan, no? Obesity is hard. Being fit is hard. Okay? And of course, yan. Nangangamuhan ang aking ano, PowerPoint. Okay, being in debt is hard. Grabe. Being financially free is hard. Okay? Communication is hard. Not communicating is hard. Very important, guys, makipag-communicate ka. Tama? Okay. And of course, yan. Yon. And doing the business offline. Maraming tayo narinig noong hirap pong mag-online. Ang hirap din naman mag-offline. Ano ka ba? Anong pipiliin mo? Dalawa na nga lang yan. Offline, online, parehas kang nahihirapan. Okay? Walang tulog is hard. Walang gising is hard. Ano na? Offline training is hard. Grabe ba? Mahirap bang mag-training offline dati, no? Naalala ko, pupunta pa kami sa Makati, magte-training and all, di ba? Tapos, madaling araw na. Sino yung mga nag-join dati ng gano'n, no? Okay, ngayon, magkiklik ka na lang ng Zoom, di mo pa magawa, nahihirapan ka, wala kang internet, lahat na lang, pinroblema mo, lahat na lang, nireklamuhan mo, right? And maging PPS daw is hard, pero maging diamond daw is hard din, no? And, ayan, guys, maging mahirap is hard, maging mayaman is hard. Pero you know what, guys? Life will never easy. It will always be hard. That's why, choose your heart. Tama? Tama ba? Yan. Choose your heart. Pick wisely. Anong pipiliin mo? Right? So be grateful, guys. Lahat ng meron ka ngayon, lahat ng kailangan mo sa negosyo, provided na yan eh. Pati nga ang sistema. Susunod ka na lang. Alam mo kung anong kulang? Ikaw na lang. Ikaw na lang talaga yung kulang. Okay? And number 6. Okay? Down to 6. Take action. Paano ka mag-take ng action? Here, ito po yung mga tips, no? Ito, ginagawa ko din to. Don't procrastinate. Diba? Parang yan, si Dory. Oh, familiar ba kayo kay Dory? Si Dory ba yan? Tama? After this, sabi niya, after this episode, I will continue studying. Procrastinate ka na. Tapos, oops, meron pa pala. Sino dyan na hanggang ngayon nagna-Netflix pa? Right? Guys, tapos nag-ano yun, may mga continuation. Okay? Episode 1, etc. Ang dami-dami sinusundan hanggang naubos ka na puyat ka na, hindi ka pa pala nakapag-prospecting, wala ka nang napajoin. Hanggang makita mo, uy, tapos na palang first quarter. Guys, ang bilis lang ng panahon, kaya wag mong sayangin ang time. Tama ba? We only have 52 weeks. 52 weeks to get that dreams. 52 weeks. Right? Kaya lang, tapos na ang tatlong weeks, nema? Alright? So, ilan na lang? Guys, 49 na lang para makuha mo yung mga travel na nilista mo sa dream board mo. Kung may dream board ka. Tama? Okay. Next, yung 5-second rule. Gawin nyo yan. Napaka-galing ng 5-second rule na yan. Ginagawa ko yan kasi every morning, kahit puyat ako, pipilitin kong gumising ng maaga para gawin yung morning habits ko. Right? Mag-quiet time. So, gratitude journal. Gawin nyo yon kasi puro negative na yung paligid natin. Kaya dapat gawin mo rin yung sa sarili mo. Mag-positive ka naman. Right? So, sumusulat ako ng naglalagay ako sa gratitude journal ko. And of course, after that, nag-exercise and morning priming ng team namin. 5-second rule. Minsan, ayokong gumising kasi parang feeling ko pagod pa ako. Pero alam mo, naaalala ko to palagi. 5-second rule. The moment you have an instinct to act on a goal, you must sabihin mo, 5, 4, 3, 2, 1, bangon ako agad. Very effective. Okay? Kasi kung di mo yan ginawa, sabi niyan, di ba, and physically move or your brain will stop you. Di ba? Minsan sasabihin mo, nag-alarm kang ganyan. Relate? Nag-a-alarm ka, tapos pinapatay mo. Okay? Pero pag ginawa mo, mag 5-second rule ka. And of course, just do it.
kung ano yung gusto mong gawin, pinagsasabi namin kanina, no, yung goal na yan, just do it. Huwag ka nang mag-isip, huwag ka nang mag-overthinking. Tama ba? Okay. So, sabi dyan ni Lolo Albert, ikaw na tamad. Talagang tamad eh, no? Kailan ka pakikilos? Tama ba? Natutong mag-Tagalog si Lolo Albert, no? So, meron po siyang translator. Okay. Okay. So, gusto mo bang bumangon siya at sabihin sa iyong ikaw na tamad, kailan ka pakikilos? Right? Okay. So, ayan. Ayan. Okay. So, gusto talagang paalalahanan tayo ng matagal ni Lolo Einstein, ni Lolo Albert. Sabi niya, kaya ano eh, natatakot ako sa kanya eh. Kasi biglang nagtagalog, di ba? Tapos, sinasabihan akong tamad. So, kilos na agad. Don't talk, act. Don't say, show. Guys, don't promise. Sabihin mo, promise po talaga, gagawin ko na to. Prove it through your action. Okay? So, with that, no, ito na po yung mga pahuli kong pabaon sa inyo, no? Siguro kilala niyo si Thomas Edison. Tama ba? So, one day, kwento to. So, kasi pag nanay ka, marami kang baon na kwento, di ba? Eh, homeschooling pa ako, so pasensya na. Ikukwento ko na rin sa inyo to, no? So, alam ko, alam na rin ang iba to, no? Thomas Edison, one day, umuwi siya no? From school. Tapos, may dala siyang letter. Sabi niya, sabi ng teacher, ibigay mo yan directly sa nanay mo. Okay? And obedient talaga si Thomas Edison, guys. Binigay niya, hindi niya binasa. Siguro, hindi pa rin siya marunong magbasa, di ba? Binigay niya sa nanay niya yung letter. Sabi niya, ma'am, this letter is from my teacher. O, ganyan, no? In English ko pa, no? So, okay. So, binasa niya ganyan. Binasa ng nanay. Umiiyak. Tapos, sinabi niya, binasa niya aloud. Sabi niya ganyan. Sabi ng teacher, this letter, ang sabi ay ganito. Your child is very genius. This school is very small for him. Walang teacher na makakapagturo sa kanya sa sobrang talino niya. Okay? So, de pinaniwalaan ni Thomas Edison yun. And eventually, di ba, Thomas Edison is very famous inventor, di ba? Siguro, alam nyo naman kung, sige nga, i-type mo dyan. Sino ang, ano ang in-invent ni Thomas Edison? Type mo dyan. Okay? Alam mo ba? Okay? Walang nagta-type? Pakitype po. Ano ang invention ni Thomas Edison? Okay? So, di ba? Napaka-successful niya, powerful inventor, di ba? And one day, no, famous na siya. Nang namatay na yung nanay niya, one day, hinahalungkat niya yung mga lumang gamit. Lumang gamit, ano? Sa drawer, binuksan niyang ganyan. And sa drawer, merong papel sa pinakadulo. Di ba minsan pag nagtatago tayo, nilalagay natin sa pinakadulo yung pagbukas, hindi naman nakikita agad. Tama ba? Right? So, nung binuksan niyang ganyan, papel, sabi niya, anong papel to? So, nung inopen niya, yung pala yung letter na binigay ng teacher niya sa kanya para ibigay sa nanay niya. And binasa niya. Alam mo, naiyak siya. Alam mo kung bakit? Alam niyo ba kung bakit? Okay. Kung alam mo, type mo nga dyan, yes. Yes, alam ko na yan, mentor. Alright. So, may mga nakakaalam na. Umiyak siyang ganyan kasi ang sabi sa letter, ang anak mo, mentally incapable. Hindi na siya matututo. Okay, turuan mo siyang mag-isa. Grabe no, ang sakit. Pero you know what? Iba yung ginawa ng nanay niya. Grabe, very ano to sa akin, very dear na kwento kasi nanay din ako, no? So, kaming mga nanay, kami talaga yung mga hero ng mga anak namin. So, ang challenge ko sa'yo guys, no? Dahil ginawa ng nanay, no? Naging hero siya kay Thomas Edison, na iba yung perspective, naging iba yung buhay ni Thomas Edison. Ang challenge ko sa'yo ngayon, no? Yan. Okay, may tagapindot po ako. Ayan. Ang challenge ko sa'yo, maging hero ka din. Maging hero ka ng mga tao sa paligid mo. Maging hero ka ng mga prospect mo. Maging hero ka ng mga downline mo. Maging hero ka ng pamilya mo. Baguhin mo ang buhay ninyo through you sana. Trabahuhin nito. And of course, maging hero ka ng sarili mo. Tama? Guys, walang magpupo sa'yo ng todo kung di ikaw.
Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko sa'yo, magbabago din naman yung buhay mo eh. So better ikaw na yung maging hero ng sarili mong buhay at buhay ng mga mahal mo sa buhay. Right? Sobrang buhay yan, ha? Okay. And of course, no, for some, ito na, tapos na po tayo, no? So, recap na, how to break through to a stronger 2021. Natuto po ba kayo? May natutunan ba, guys? I hope, no? So, pinag-pray talaga namin to. Pinag-pray ko. Grabe, nakakakaba. Pero gagawin ko to para sa ating lahat. Okay? Haba CBP and larger vision. Find inspiration. Be the inspiration. Unlock your potential. Take charge. Take action. And of course, ito po yung mga pinagsasabi namin, no, na meron kaming konting ano ng breakthrough dito. Ayan. So, last few slides and we're done. Yan. Conclusion. Ito na po yung mga pinagsasabi ko, no, nasa loob ako ng kuweba. Alright? So, how to break through? Be faithful and believe you can. Recharge your energy and enlarge your vision. Attitude matters pa rin, di ba? And know your purpose. Take charge. Habits are important, okay? Reconnect with your wise and opportunity to be an inspiration. And of course, unlock your potential and lagi kang maging grateful, gratitude, and of course, be a hero of someone and someone you love. All right? So with that, guys, eto na po. You will become successful not because of your skill, but because of the grace of God. Sana tandaan po natin yan, no? Na hindi tayo magiging successful kung hindi rin naman dahil kay God. Okay, so God is the God of breakthroughs. Amen ba dyan? Okay, God is the God of breakthroughs. No matter how long you've struggled, it's all about to change. Kaya maging excited ka. Okay, and with that, thank you so much guys. Ito lang po yung isang iiwanan ko sa'yo, no? Once upon a time, you were a little girl with big dreams that you'd promised to make real one day. Don't disappoint yourself. Make it happen. Have a great breakthrough 2021. Thank you so much, guys. And with that, yun lang po. Maraming salamat to everyone. Thank you, guys.